po ay magluluto ako ngayon ng sinigang na baboy, pero hindi kangkong, hindi sitaw. Ang lahok lang eh, sinapol. Kasi dito po sa lugar namin, walang Asian boutique. Kaya, ang lulutuin ko eh, hindi kasing tulad ng sinigang sa Pilipinas. Kaya ayan po, pinapatulo ko na siya. Aalisin ko yung mga tumi ng baboy. By the way, mga katitos, mga katitas, magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali at magandang gabi po kung saan mang kayong sulok ng mundo na roon. Sorry po, narin po yung bati ko sa inyo. Pero po, at least naalala ko mambatiin ka. Okay? Ayan po, eh, nag-uumpis na siyang kumulo. At aarsin ko na yung pinaka, ano na, baboy, yung nagbaboy. Kaya, sandali lang po ah. Sandali lang po. Ang gagawin ko siguro dito, aalisin ko na lang yung sabaw kasi, ano yun, baka hindi maging maganda aman ang resulta kasi yung baboy eh parang smoke. Sana hindi lumasa sa sinigang. Yan po. Matatapon ko na lang yung pinakatubig niya. Lagyan ko ng bagong tubig. Pinalitan ko po ng bagong sabaw. Pinalitan ko po ng sibuyas at apat na kamatis para po kalambutin si kamatis para po mamaya duduruin. Tapos nagyan ko na rin po siya ng asin para po magkaroon ng lasa yung baboy pang naluto. Ganun po yun. Kaya po mga katitas, abangan nyo po mamaya. Naghihintay po ako nung ano, niluluto kong sinigang na baboy. Kaya po ako nagpakita sa inyo para po malaman nyo na andito pa rin si Tita Yolis Vlog. Ang finish product po niyan mamaya pag kumain kami ng siguro po tanghalian. Opo, see you po mamaya. Bye-bye po. Ito po. Lumampunta po ang kamatis. Kaya tinuturo po na po siya. Para ihalo po sa sinigang. Kasi po mas masarap para sa akin ang hindi iniwang kamatis. Dinurog lang na ano. Ganyan po yung natutunan ko sa Pilipinas dahil. Ito ang ginagawa. Hindi ko lang po alam bakit anong hindi ko alam ang dalingan. Kinaya ko lang sa nanay ko. Kaya yan, turog na po siya. Kaya ilahala punas na po sa sinigang. Ayun. Ayaw ko na. Tapos kakaluin para magkagulay ang baboy. Lahok eh, sinapol, baguio beans, ay, green beans. Ewan ko lang kung meron ang dito. Yung garlic. Tanungin ko si Diego. Late na lang po mamaya, mga katitas, katitos. Thank you.
Lagay ko na rin yung bagyo beans. Ayan yung bagyo beans. Yung bisitaw. Mukha na kong sitaw. Mukha namang sitaw siya. Taklo-taklo natin. Para medyo luto. Nilagay ko na rin po yung shinakol. Kasi po, ano, nilasahan ko na po siya kanina. Masarap naman po siya. Lasang sinigang. Ang nilalagay ko ulit dito ay broccoli. Kung ano lang yung nasa rin, yun lang ang nilalagay. Para po magkaroon ng gulay ang aming sinigang. Ito po ang sili. Tatlong karasa. Tapos, broccoli. Takpan ulit para maluto si shinakol. Ilagay na po natin ang cauliflower. Meron pa lang malaking hiwa. Huwag natin ilahap. Ayan na. Para pagbukas, meeting ulit. Meron pa ngayon po yung light. Hindi naman yan. Tagalan din yan. Alam niyo po ano. Sili. I love you. Tatlo yan. I love you. Yan. I love you. Todo, todo. Tapos, itikman na natin kung anong lasa. Na ang aming finished product ng sinigang na iba ang gulay. Sinigang na baboy na iba ang gulay. Yan. Sinigang na baboy. May people only si vlog. Yan na po ang finished product ng sinigang na baboy. Sinama ko na sa kanin kasi isang lalagyan na lang. Ang sarap, sarap. Super sarap. Hello mga katitas. Sana po nagustuhan nyo ang unti kong vlog na pagluluto ng sinigang na baboy. Kahit na hindi po tunay na gulay ng sinigang ang aking inihalo kasi po malayo kami dito sa Mission Boutique. Kaya po, pakikiklik lang po ang notification bell para po updated kayo sa aking mga video at kung saan man po kayong sulok ng mundo naroroon mga katitos katitas. Mabati po ako sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Okay? Bye po for now. Have a blessed Monday. Bye!